loob, mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikatatlong linggo ng Kwaresma. Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayang narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine, at ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Hoseas, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na hindi haing susunugin o anumang alay ang gusto ng Panginoon bagkos ang ating katapatan at pag-ibig. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, may dalawang umasok sa templo, ang Parisiyo at ang Publikano, na dininig ang panalangin ng Publikano sapagkat siya'y nagpakumaba dahil tinanggap niya ang kanyang pagiging makasalanan. Tanggapin natin ang ating kahinaan, karupukan at kasalanan at dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnawin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghanda sa pagkabuhay at sa pagkikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikinagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat,
kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay mapalalakas niya tayo uli. At sa 3rd araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkili. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipunin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka natutugod. Nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong harus sa Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya't kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin.
ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na langin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako na ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpakakataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo na ikatatlo na linggo sa apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoong Hesus Nazareno o Kwaresma. At sa bawat araw, mayroon po tayong tema. Ang tema po natin ngayon ay katapatan. Katapatan. Paano ba maging tapat? Tapat, ibig sabihin, tama ang ating sinasabi, tama ang ating ginagawa, tama ang ating isinasabuhay. Tama ang ating panindigan at paningin sa buhay. Tama ang ating pakikilahok sa kung anuman ang mga lahat ng gawain. Sa atin pong unang pagbasa sa aklat ni Propeta Usias, Kapitulo 6, Verso 1 hanggang 6. Sa Versikulo 6, Kapitulo 6, sa aklat ni Propeta Usias, may salita ditong sinasabi, Chesed. Chesed ay matapat na pag-ibig o katapatan o kabutihang loob dahil matapat ka at umibig ka ng tunay. Ito ang kahulugan ng Chesed. At ang Chesed ay nabalik uli sa ating salmo na at ang salin po dito ay ang pag-ibig sa Diyos. Na tama naman ang hesed o chesed ay pag-ibig. Mayroon kasing maraming salita ang pag-ibig sa Hebreo. Dahil ang lumangtipan po nakasulat sa Hebreo, ahaba o kaya chesed. Pero napakaganda po itong chesed sapagkat ito ang pagsabuhay ng tama. At ang pagsabuhay ng tama, marunong tayo magpakumbaba. Hindi tayo magmataas at magkaroon ng hambog sa ating buhay. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, Versikulo 9 hanggang 14, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo ng talinghaga. Ang kanyang talinghaga ay kanya pong itinuturo sa lahat sa atin. At ito ay patama sa mga taong na may malaking pagtingin sa sarili. At sinasabi ng ating Panginoon na mayroong dalawa na pumasok sa templo. Ang isa ay publikano at ang isa ay Pariseo.
Itong Pariseo, sa salitang Pariseos, ibig sabihin sila yung kaiba. At kaiba sila, elite sila, sila yung parang ayaw makihalo sa iba. Dahil ang pagtingin sa kanilang sarili, sila yung banal, sila yung mabuti, sila yung mabait, sila yung sumusunod sa kautusan ng Diyos o Torah, at hindi yung iba. Ito namang publikano. Ang publikano ay tagasingil ng buwis. At ang kanyang sinisingil na buwis ay hindi po para sa bayan ng Israel o mga tao sa sambayanan ng Diyos. Ang kanyang hinihingi na buwis ay para sa Roman Empire. At ang Roman Empire noon ay napakalupit at gumagawa ng lahat ng mga karahasan. Kaya ang mga publikano na napilitan lang magtrabaho bilang tagasingil ng buwis ay tinuturing ng mga taksil at higit sa lahat, public sinner o makasalanan na lantaran. At dahil dito, itong publikano na lumapit sa templo, kakaiba po ang kanyang ginagawa. Ang Pariseo na mataas po ang pagtingin sa sarili, sinasabi niya na nagpasalamat siya sa Diyos sapagkat hindi siya kagaya ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangalunya, at kanya pang tinuturo ang publikano, kagaya nitong publikano, dahil lantaran na makasalanan. Ang publikano naman, alam niya na siya ay makasalanan. Pero dahil iyon lang ang trabaho na ikabubuhay ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya, siya ay naging tagapagsingil ng buwis para sa Roman Empire. Alam niya na siya ay makasalanan, kaya lumapit siya sa templo. Hindi siya makalapit doon sa pinaka-banal na kabanal-banalang puok ng templo. Siya doon sa likod lang at nagkaroon ng mapagkumbaba na pagpasok, nakayuko, at kanya pong dinadagok ang kanyang sarili at sinasabi habang kanyang dinadagok ang kanyang dibdib, "Panginoong Diyos, mahabag kayo sa akin na isang makasalanan." Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, siya ang umuwi na matuwid. Siya ay nagkaroon ng katapatan dahil siya ay nagpakumbaba. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 14, na ang nagpapababa ay itataas. Ang pagkasulat pa dito ay tapenon obsutisitay idarangal ang lahat ng mga nagpakababa sa sarili. Nagpakababa sa sarili na ibig sabihin dito, hindi po tinitingnan ano ang ating mga karangalan, ang ating mga kayamanan, ang ating mga nagawa na malaki, ang ating pong tingnan, kung paano tayo handang tatanggap sa ating marupok na sarili, sa ating kahinaan, at tayo'y magsisisi at hingi ng patawad sa Diyos, sapagkat wala naman pong isang tao na magsabi na hindi nagkasala. Lahat tayo ay mahihina. Lahat tayo ay marurupok. Lahat tayo ay mga makasalanan. Kailangan lang natin ang isang mapagkumbaba na pagtanggap nito at ihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay dakila ang kanyang awa, dakila ang kanyang pagpapatawad para sa atin. Gaano man kabigat ang ating nagawa ng mga kasalanan,
mas dakila pa rin, mas higit pa rin ang awa at habag ng Diyos sa atin. Kaya huwag tayong mahiya na hihingi sa Diyos ng kapatawaran at magbabago. Kaya mayroon tayong sakramento ng pagkumpisal. Ito yung ating pagtanggap ng ating sarili na makasalanan upang mamuhay tayo sa katapatan. Katapatan, chesed, ay ang pagiging matuwid, ang pagiging maayos sa ating paningin, sa ating buhay, sa ating kapwa-tao na tayo nakikitungo na may habag, may awa at pagmamahal. Kung tayo ay mapagkumbaba, punong-puno ng galang at pagtanggap sa ating kapwa, Diyos na rin ang ating ginagalang. Nagpakumbaba tayo dahil sa pangalan ng Diyos na mismo ang ating Panginoong Isus. Siya ay dakila, Diyos. Nagpakumbaba, kanyang kinuha ang anyo ng makasalanan nating tao na mahina at marupok. At itong kahinaan ng tao na kanyang tinanggap ay kanya pong pinagwalang sala sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Tinubos tayo dahil sa ating pagkalugmok sa kasalanan upang tayo'y kanyang itaas at marunong tayong mapagkumbaba na tumanggap din sa lahat ng ating kahinaan. Marunong tayong magbalik loob. Marunong tayong magbabago sa pangalan ng Diyos at kung dahil sa pangalan ng Diyos, tayo ay naglalakad na sa daan ng matuwid. Tayo'y nagiging matuwid, matapat o chesed at tayo ay nagkaroon ng buhay na mapagkumbaba. Kaya sinasabi nga na qui si humiliat exaltabitor. Lahat ng mga nagpakumbaba ay gawing dakila, itaas sa Diyos sapagkat gusto ng Diyos na tularan natin siya na sa kanyang pagpakumbaba ayon pa ni Santa Bonaventura, nagpakumbaba si Kristo upang tayo na lugmok sa ating kasalanan sa pagkadapa, sa kahinaan, tayo'y kanyang itaas sa kanyang mapagligtas na kamatayan sa krus. Tayo ay naligtas na. Mamuhay tayo na may mapagkumbaba, na may katapatan, na may habag, awa at pagmamahal upang matularan natin ang Diyos na may dakilang pag-ibig. Alalahanin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba, humarap tayo ngayon sa Diyos, tumugon tayo ng tapat at mapagkaabang panalangin sa mga kahilingan. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan, manalangin tayo.
Padaluhin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluhin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaluhin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Lingnan namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin niyo, Patido, pampaghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kanang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ay anak na ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga naggutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw, anak, ang pagkamuhin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming paugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mangyayasisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Itayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hanapin. Naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga patid namin na imlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, inupatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan niyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng galing na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuman ng paypaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan nila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapagkatawan-nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng itim na nasinilang Quiapo, at sa lahat ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nabigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang katapatan ay ang ating pamumuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Iniibig ang Diyos higit sa lahat at minamahal ang kapwa tayo, tao, gaya ng pagmahal sa sarili. Kaya namuhay na matuwid at namuhay na may paggalang sa kapwa. Ang katapatan ay panawagan sa atin upang tayo magsasalamin ng ating pagiging larawan at kawangis ng Diyos. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, niagmasin ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan, tanggapin ang kasagutan ng tang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon nito na may maalan ng pangako ng sa binyag na ikaw ay iniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.